Dinayo po tayo ng apat na nursing students at si Doc Zar po ay nagpaunlak upang sila ay mag-obserba at tumulong sa ilang minor operations na ating isinagawa. Si Vice Mayor Doc Zar Candelaria bilang isa ding profesor ng medisina ay laging nakasuporta sa mga nais matuto. Maging ako nga, naging interesante sa talakayan sapagkat kapag si Doc ang nagsalita, madali mo talaga maintindihan. Usually, that is lipoma. Natat natin yung rotator sa persisye, muscle yan, kaya matubo. Ano po yung case niya, Doc? Lipoma din, pero nasa ilalim ng muscle na corrugator superciliae. Yung corrugator superciliae, yun yung muscle na nagkukumat. Ano may lang? Carve. Escape carve. Isa sa mga factor ng plating mekanisi, nagliblit ka. Ha? Yun. O, ang liquid portion ng blood. Plasma. Liquid portion of blood without adrenogen, zero. So, yung nakikita sa laboratory, na nagsinestaya kulay yellow portion, zero. Ngayon, pag sinetriplitch mo yung red blood cells, ha? Ang tawag doon, hematocrit. Pero doon sa iba, makikita mo yung meputi. Iyon ang white blood cells. Ang tawag doon is body coat. Body coat. The body coat is made up of the white blood cells. Pag nagsensitive ka. Ngayon, ano ba ang mga different types ng soldiers of the body? Ano ba ang tawag soldiers of the body? Ano yun? Pag sinabing mo soldiers of the body, iyon ang white blood cells. Kaya pagka may infection ka, tumakas yun. Tinitingnan mo, tumakas pa. Meron ka ba infection? Pwede titingnan mo yun. Kung mataas. Ano ba ang pinaka-predominant portion ng white blood cells? Yung segmenters. Ha? Segmenters. Yung pinakamarami. No? About 65% noon is segmenters. Ha? Ngayon, kung may allergy ka, marami yan, mga eosinophils. Isa sa component ng white blood cells. No? Kung ikaw naman mahina immune system mo, monocytes, no? Kung ikaw may leukemia, mataas ang white blood cells. Mababa ang leukemia, di ba? Kung may infection ka, tumataas yan. Tumataas ba ang white blood cells kung nalimo ka? Normally, yes. Oh, pero hindi mataas na mataas. Pag night po? Oo, depende sa kwan. Kanyari ko, bagong kain ka, kumataas ang leukocytes mo. Pero normal yun. Physiologic increase yun. Dalawa na, physiologic, ibig sabihin, normal. Meron naman pathologic increase. Abnormal yun. Nag-assist sila? Oo. Dapat mag-assist ka, nurse ko. Oo, okay na. Sige po, pwede na kayo makalabas. Okay po. O, ano pa sa... Nag-anatomy na kayo? Ako? Meron din mga gano'n, mga gano'n kasus ka ni Pete. Hindi kasi yung sinabi ni Leukemia is dialysis. Sa mga dialysis, usually they are anemic. Anemic sila kasi yung hormone do sa kidney, yung erythropoietin, nawawala. Ang erythropoietin, galing yan sa kidney. Oh, pagka meron kang chronic kidney disease, bumababa yun. Kaya sila, binibigyan. Yung kasi iron yun, yun na nag-aaron na iron. Nag-lecture kami habang nag-lecture ka. Yun na nag-aaron na iron. Saan po kayo nagturo ng medicine? Sa buwan, nagturo ako sa St. Mary's, sa Mary Johnston, Martinez, tapos yung mga estudyante ko, UST na La Concordia College, UST, Diocampo,
St. Mary's. Okay na po yan? Tapos, decision, yung paghiwa, binabase mo yun sa linya ng balat. No? Tawag natin Langer's line. So, kamukha dito sa bato, ang linya ng balat, pag ganun. So, ang ihiwa mo, pag ganun din, ha? Para cosmetic, maganda. Maganda ang magiging scar. Kasi kung ang gagawin mo pag ganun, hindi tayo sa skin of Langer's. L-A-N-G-E-R. Pero sa extremity, minsan, pag ganun tayo, di ba? Hindi ko sinusunod na according to the muscle yon, yung linya ng muscle. Mukha dito, minsan nag-iwa ko pag ganun, di ba? Hindi pag ganun. Yun naman, binabase natin sa direksyon ng muscle.